Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Lahat tayo ay gustong bumisita ng zoo dahil gusto nating maka-face to face ang mga wild animals na karaniwan ay sa gubat mo lang matatagpuan. Pero sa mga video na mapapanood mo, magkahalong tuwa at takot ang mararamdaman mo dahil sa pagtatangka ng mga hayop na basagin ang salamin na lumhang delikado sa mga tao. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Ang mga unggoy ay likas na gumagamit ng bato upang buksan ang matitigas na buto. Pero di mo inaasahan, kaya din pala nilang basagin ang salamin. Sa video na to na kinunan sa isang zoo sa China, may kita kung paano binasag ng unggoy ang salamin. Ayon sa caretaker ng zoo, tinanggal na nila ang lahat ng bato sa cage para di na ito maulit. Sa lahat ng primate, ang mga gorila ang pinakamalakas. Isa ito sa pinakakinatatakutang hayop ng Africa dahil sa malaking kong nitong lakas. Sa next video, may kita ang pagbasag nito sa salamin. Mukhang nagalit ata ang gorila sa mga tao, kaya niya ito nagawa. Mabuti na lang at matibay ang salamin at hindi tuluyang nabasag. Kung malakas ang gorila, di hamak na mas malakas ang polar bear. Hindi lang yan, matalino din ang mga to. Kung mapapansin mo sa video, ang oso ay nagbubuhat ng malaking bato para ipalo sa salamin at ito na nga ang kinatatakutan ng mga tao sa zoo. Pagkatapos ng ilang ulit na pamamato sa salamin, tuluyan na ngang nabasag ng oso ang salamin. Agad namang pinaalis ng mga staff ang kanilang bisita palabas ng zoo dahil delikado kung makatakas ang polar bear. Dito naman sa Minnesota Zoo, kamuntikan na rin makatakas ang oso na to matapos nitong batuhin ang salamin. Ayon sa mga nakakita ng pangyayari, binuhat ng oso ang bato na may bigat na 20 kilos at saka ito inihagi sa salamin. Mabuti na lang at ang salamin na to ay may 5 layer at may kapal na 2 pulgada. Ayon sa mga bear expert, maaaring naglalaro lamang ang oso at hindi nito sinasadyang basagin ang salamin. Kung nakakatakot ang oso, mas nakakatakot pa ata ang mga great white shark. Ito ang naranasan ni Gregory Heinzman sa pagbisita niya sa museum. Dahil sa takot, napaliyad na lang si Gregory sa sahig dahil inakala niyang totoo ang shark attack. Ang hindi niya alam, isa lang itong prank na ginawa bilang bagong atraksyon sa museum. Kawawang Gregory. Sa isang experiment, sinubukan ng lalaki na to kung gaano kalakas ang oso na masira ang glass cage. Mukhang ilang araw nang hindi kumakain ang oso kaya parang masarap na ulam ang amoy niya sa tao. Oh no! Dito naman sa isang game show sa Japan, sinubukan nilang asarin ang oso at sukatin kung gaano ito kalakas. Oh no! May kita na kahit anong laki ng glass cage, para lang itong balikbayan box na niyuyugyog ng oso. Ang ulo ng kambing ang isa sa pinakamatigas na ulo sa Animal Kingdom, kaya huwag kang magulat kung kaya nitong basagin ang salamin. Oh no! Namamasyal ang mga tao sa Columbus Zoo nang makuna nila sa video ang markhor na pilit na hini-headbutt ang salamin. Hindi nagtagumpay ang kambing na to, di gaya ng usa sa next video. Mukhang ordinaryong araw lang sa loob ng salon na to, nang bigla na lang. Nagpanik ang lahat ng tao sa loob ng salon dahil sa peligro na dala ng usa at ang matulis na tong sungay. Mabuti na lang at naisipan din ng usa na umalis na lang at iwan ang mga tao na muntik nang maihi sa salawal. Dito sa Japan, masasaksihan mo ang isa sa pinakamalaking aquarium sa mundo.
Sobrang kapal ng salamin nito at yan ang napatunayan ng kawawang isda na to. Sa umpisa ng video, kalmado ang lahat nang bigla na lang sumugod ang higanting tuna at bumangga sa salamin. Dito binawian ng buhay ang isda dahil sa bilis ng kanyang paglangoy. Oh no! Di niya namalayan na may salamin pala siyang mababangga. Ang mga honey badger ang isa sa pinakamaparaang predator ng Africa. Kaya hindi nakapagtataka kung paano niya naisipan na gumamit ng bato para tangkaing basagin ang salamin. Maikita na parang kinukuskus niya ang bato sa pag-asa na masira ang kanyang hawla. Ito naman ang isang leon na tila ba gigil na gigil sa bata. Mukha atang nahukitan ang leon at gusto atang panggigilan ang baby. Sa video, makikita mo kung bakit hindi ka dapat tumalikod sa tuwing may leon. Ang mga zebra ang isa sa paboritong kainin ng leon, kaya nang makita ng leon ang bata na to nakakulay ng zebra, lumitaw ang killer instinct ng leon at atakihin ang baby. Akala ata ng leon na ang baby ay bagong silang na zebra. Sa bansang Lebanon, pwede kang makipag-selfie sa leon sa likod ng makapal na salamin. Tila ba nakahanda ang leon para magpapansin sa mga turista at magpakuha ng picture? What? O ito, may lakas ka ba ng loob para makipag-face-to-face sa mga leon? Para sa batang babae sa video, wala siyang pake sa nakakatakot na reputasyon ng mga leon bilang man-eater. Mukhang gusto atang makipaglaro ng leon sa bata. Kung may papantay sa lakas ng leon, yan ay ang mga tigre. Mukhang masaya ang bata na to magpa-picture na makita siya ng tigre. Ang lalaki naman na to ay nakadikwatro pa nang magpakuha ng picture ng may puting tigre pala sa kanyang likod. Ang mga gibon ang hari ng gymnastics sa Animal Kingdom dahil sa dami ng tricks na kaya nilang gawin. Mahilig din itong umagaw ng pansin sa tao. Kaya sa video, mukhang di ata nagustuhan ng gibon na hindi sa kanya nakatingin ang tao. Kaya ito ang kanyang ginawa. Ginagawa mo! Mabalik tayo sa maskuladong gorila. Mukhang okay naman ang gorila na to nang bigla na lang mag-amok. Maraming turista ang bumibisita sa zoo, pero ang babae na to ay tila ba kursunada ng lalaking gorila. Sa video, may kita na nakatatlong beses niya itong sinubukang atakihin. Feeling ko, kamukha ata ng babae yung ex-girlfriend ng gorila. Ito ang isa pang gorila na pasimpleng nagpapapansin sa babae. Mukhang nagpapakipot pa ang gorila na lumapit sa babae at mukhang kumukuha ng tamang tiyempo. Ganyan ata manligaw ang mga gorila. Sa London Zoo, sikat ang attraction na Hugis Dome at ito ang madalas lapitan ng mga gorila. Ito naman ang bata na mukhang magkakatroma sa gorila. Sa buong video, mukhang napatunayan naman na matibay talaga ang salamin dahil maski ang malakas ay di ito kayang basagin na kaya kang pagtripan kahit nasa loob ng glass cage. Ito ang mga beluga whale at panuurin kung paano ka nito mapagtitripan. Kilala talagang nambabasa ang beluga whale, kaya mag-ingat ka kung ayaw mong magaya sa kanila. Maski mga baby ay hindi exempted sa kanilang mapaglarong ugali. Nag-enjoy ka ba sa ating video? Kung oo, subscribe na sa FTP channel at bigyan mo na rin ng matinding like ang video para pati ako happy. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Lloyd Belesina, Mr. Goldie, Superhuman, Mark Narciso, Zian Clyde, KPRO, Gino Basila, at Mahmood Rumadam. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video.
Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!